Handa na ang buong pwersa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang siguruhin ang mabilis na pagbiyahe ng COVID-19 vaccines na nakatakdang dumating bukas dito sa Pilipinas. Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, mula sa Villamor Air Base sa Pasay City, ibibiyahe ang supply ng Sinovac vaccines at dadalhin sa isang pasilidad sa Marikina City at sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Batay anya sa plano, inilaan na ang lane sa EDSA na katabi ng busway kung saan prioridad na makadaan ang 6 na truck na naglalaman ng mga bakuna. Pero pwede rin padaanin ng mga ito sa EDSA busway upang masigurong hindi maiipit sa traffic. Pinakiusapan ng MMDA ang iba pang mga motorista na kung maaari ay magbigay daan sa oras na mapansin na ang convoy ng mga bakuna. Ito'y upang maiwasan na madelay ang COVID-19 vaccines na maaaring makaapekto sa efficacy ng mga ito. Kung makita niyo naman po itong mga 40-foot container vans na may mga kasama mga escort ng kapulisihan, tayo na ho ang kumusang tumabi. Ito na inaantay nating bakuna, ito'y para sa ating lahat, no? Para seamless at napakabilis naman po ng pagbiyahe po nito. Mahigpit na babantayan ng MMDA ang ilang choke points upang masiguro na hindi maaantala ang biyahe ng mga bakuna. Bukod sa MMDA, magiging katuwang rin nila ang hanay ng PNP Highway Patrol Group. Hindi lamang po itong initial, itong ngayon linggo, dahil siyempre, andyan na po ang bakuna natin. Mm-hmm. Of course, galing po dyan sa mga susunod na araw, magbabakuna na po ang Kalakang, Maynila. No? Mm-hmm. Pati po yung kasado na rin po lahat po yun. Bago pa ang inaasahang delivery ng mga bakuna, nauna nang nagsagawa ng simulation ang National Task Force Against COVID-19, kung saan inabot ng 125 minutes o mahigit 2 oras ang kabuuang proseso ng pagbiyahe ng mga ito. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sindigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.